nakakuha agad dito ng entity and speaking of first blood. Alam niyo na, sa mga tropa natin naghanap ng real money betting site, just visit PhoenixBet. Mga sir, PhoenixBet.io, mag-register na kayo using our code, LuponWXE. Siyempre, huwag na magkakalimutan, hashtag betresponsibly. Kung may katanungan man, pin niyo lang yung Phoenix page. Pero, daming varieties na ano na... Dispong kailan ko huli nakita yung Visage. Tagal na, parang si, ano? last patch lang. Pa yata. Hindi, I mean ako. Personal, ah, parang kung kailan ko huli nakita. Sobrang tagal na, pero naku ito. Pero ito, speaking of kills, umaalagwan agad dito yung entity. Hindi pa lumalabas yung creep wave, EC2-0 na, and Big Fish, yung nakuha nila dito dahil nga, Rit King yung mapapatay mga tropa, tapos makapag-secure din sila ng at least Bounty rune. And ito ha, Sand King mid, parang Carl Santino nung nakaraan. Kasi talo si Carl nung nag-game 2 sila sa ano eh. Ay, hindi. Game 2 ba yun? Or game 3? Game 1 ng ano, ng T1. Pero, yun na nga. Sand King and the Visage, yung mga very unusual na mid lane na hero, may kita natin dito sa game. Ito yung inisip ko kanina kung paano sila magtatapat eh. Magpa-farman lang ba to? Pero tingin ko mukhang magpa-farman lang naman yung dalawang yun. Sun King, knowing na may caustic finale naman siya, tingin ko i-clear niya yung creepy agad as much as fast as possible. Kasi mahihirapan siya mamaya dito kay Stormer kasi wala naman siyang any extra damage para patayin tong Visage eh. Siguro mamaya pag may rotation, clockwork, pwede ako sa mid baba. Tingnan natin kung makakabawi kaya 2B. Hindi kasi squash buckle yung inuna niya rito. Shield crush yung mga tropa. Pero makakatakbo yung 2 safety. May dumaga din kasi yung kasama niya dito eh. Rating. So, hindi nila mapapunish itong si 2B. So, now, look at the pressure para dito sa support no, ng NDT. Talagang hinahambalos yung channel. Pinitensya, nangyayari si Rating. Parang kayong maglalakad lang siya. Hinahataw lang na hinahataw. Walang bawi, sir. Pero tignan mo naman, sakot nung Pugna Words. So. Hindi rin makapag-spam basta-basta rito si Skyrat. Yung top naman natin, Bloodseeker versus Razor. Ayun, medyo magulo din yung lane dito sa may top. Eh, pwede natin expect na lahat ng lane dito may patayan. I mean, hindi naman lahat. Except pala dun sa may mid. Kasi hindi ko talaga farman lang yun eh. Pero sa may baba. Uy, level no, ito yung squash buckle. Nice sundot and then yung right click yung makapag-deliver dito. The goodies na naman once again for NTP 3-0 na. And yung kanina na... Scar, gusto nyo ang patayin talaga dito yung Pugna. Hindi kita ma-spam-spaman ng skill. Ito. Tutulong na yung Pangolier pero tatry nila. At least may pang-stand kaya yung Red King. Ang tanong kung kaabot yun. Oo, pero nakapag-sub naman na dito si Toby. So, makakabalik na siya dyan sa lin. And siguro for Pangolier, okay lang na mag-double bracer siya. I mean, Pugna rin naman kasi yung katapat niya. Tsaka for the added extra HP. Masakit din yung Red King eh. Start up lang, no? Para sa lane, pero speaking of the devil, nandun na yung blast, kaso lang, everything is in trouble, trying to lifesteal his way out, but yun magmamatter because makukuha naman dito ng Skyrat, 75 ng kills ng entity galing dito, so Skyrat, so healing spray niya na, dalawang beses, dalawang two times na Sir Mike, madala na dito yung... Pag nagtuloy-tuloy ito sa Skyrat, yayaman yung Skyrat, pwede natin makuha agad yung possible item niya, which is yung... Atos. Gamit naman yung Atos dito eh. Against kay Raking, kay Kuya Mo Razor, tsaka may complement din. Magagamit din yun ni Bloodseeker kahit paano, di ba? Pag rapture ni Bloodseeker, pwede yung Atos na lang kung magti-TP out man. Pag-chase din. Kasi hindi ganun. Oo. Wala silang, I mean, basic disable maliban dito kay Bane. Yun na nga. Di ba? Tapos Visage, kailangan on point ka pa tumarak ng familiars mo din, di ba? Kasi lang solid na stun unlike for ano din na meron silang barrel strike, they have retard blast diba? Na kaya agad na makapag set up ng skills later on. So right of Atos dahil nga medyo yaman din dito yung rift, hindi magabang igunya ka yung item niya. So glit lang ngayon, nag-replay lang ako sa mama ko, biglang tumawag. Pero ito, back to the game time mga sa Spartan, naku, yun buti nakapagsal pero... Kawawa pa rin siya eh, wala siyang consumables na dala eh. So basically, kapag naabot siya nung Skyrat, mamamatay din siya. Pero may parating naman na courier, I think, sa kanya yun. Pero yun, inaabot na. Pero ayaw siyang tantananan, Sir Mike. Tumarak yung slow, and ayun, then na. Nasabay tumalikod. No, alam niya na eh. Parang step carry mga boss, 512k gold advantage, suffering from little
harassment dito ng Skyrat Mage. Ito nga ang Pog na. Meanwhile, top lane naman Crystallis din. Anaaw lang ng damage. Tahimik pa actually yung top lane natin dito na medyo may potential kill din. Ano? Sila dito Bastard. Parang ano lang, farm-farm lang. Look at Razor, 25 last hit. 12 denies. Actually, they're winning their lane dito naman. At least brain sa top. Oo. Sa support siguro, makakatalo kung magkakaroon ng patayin. Lalo na sobrang delikado dito si Fishman. Kasi ang gagawin niya lang dito sa lane, for me, kailangan niya lang talaga tignan si Bloodseeker kung i-go ni Razor, diba? Patulogin niya lang sa Razor para hindi na makasipsip pa ng damage. Pero yung mid natin, duga niyan, bilis. Sige, kulit mo. May sentry. Nagsastuck. May sentry naman siya, pero ayaw niya na daw dun dumaan. U-turn na siya agad para yung Sandstorm di masulit. Mati kasi kung tatahakin mo yung tamang daan, automatic may barrel strike eh. So iniwasan niya na lang yung possible na HP na mawala sa kanya. Kahit sabihin natin hindi siya mamamatay doon, 'di ba? Mamaya pag nagka level 6 ayun, speaking KP, level 6 na yung message dito. Dito siya medyo mahihirapan promote ng ganun. Yes, masuzone out kasi may again ayun, may sentry na nga sa mid kasi yung message pero no. Face boots ay malayo pa pala yung face boots, 200 gold away pa para kay Pango. Kung gaano naghihirap dito yung Rit King sa bottom lane, ganun din yung Bloodseeker. Ang pagkakaiba lang nila is yung Bloodseeker, hindi dito namamatay, no? Yun. Pero napaon pa mga tropa. Easy manin naman sana yun sa Sand King, pero... Buti, hindi inabot. Pero yan, mukhang mabubuhay naman yung isa niya pang alaga. Ito lang yung maganda. May pampatay naman si Sand King sa alaga ni Visage. Lalo na pag nagka-epicenter siya maya-maya. I think hindi siya pa ako, hindi pa siya kumukuha ng skill pero nagpa-deny na naman yung Skyrat. Kasi yung ginagawa niya talaga, minimake sure niya na walang iisang hero yung nakikinabang sa kanya. Kumbaga, babalik siya sa fountain, life hack, lumalife hack dito yung Skyrat. Kung may makuha mong gold yung Brim, parang spread out, diba? Tsaka hindi naman ganun din kalaki yung gold eh, 150 tapos lima kayo maghahati. Tama. Gano lang yun. Parang yung ba, 30, no? Wag na natin, mahirap yung mat. Oo, mahirap nga talaga yan, mga basta, tropa. Basta hindi lalagpas ng 50. Oo, walang 50, mga tropa, walang tapwi yan. Pero eto, nabubosit na yung Skyrat Mage dito sa mga dinadrop na wards ng Pugna. And pagdaling din sa wards, meron siya dito at least, pero ayaw talaga siyang tigilan dito. Yung Skyrat Mage once again, taking him ito, down for sure. For sure pala, Jay, ha? Anong sure, tumama mga boss yung Red Fire Blast doon, pero yun lang, nagkaroon pa siya ng at least Light Vision. Uy, Red Fire? Slow. Nung Red King, nandun yung slow. So walang mangyayaring raid if ever. Pugna once again, falling down sa kamay na naman ng Skyrat Mage. Hirap na hirap. May boots na, boots na talisman. Diyos ko, paano pa habulin ng Red King yan? Eh, yung slow problema. Once na mabigay ni Red King yung stun, wala na siyang panghabol. So, lalong mabubulit dito lalo si Pugna. Pero nako, yung Red King, habang na naman. Level 6. Uy, grabe naman yun. Yung instant replay natin habang nangyayari yung kaganapan sa bottom lane. Blue Mive still pa dito yung Red King. Tatry na nung Pangolier, Rolling Thunder mga tropa. Pero hindi, yun. Yan na maliligtas dito yung Skyrat. But, the trade naman para dito sa Pangolier. Worth it na. Malaki yung gold actually na nakuha nila kontra dun sa Skyrat. Pero kapalit na naman ng buhay ng Red King. And look at this. Dalawa pa. Wala nang word sakto. Last ni Toby with a shield crash. Double kill. Confirming the kill. And then, syempre, mapapatip yung support dahil nga hindi nasayang yung pagkamatay niya dito. Dalawa nakuha nila dito sa bottom. Oo. Sarap dun para sa Pangolier. Maga niya rin makukuha yung possible dagger niya mamaya. Pero ito na nga. Yung Razor. Yun na yung... the Cogs! No, digit yung pa! Yung lumigtas pa! Ay! Well played! Yung Clockwork! And look at that! Na-turn around pa nga nila yung teamfight pero nakapag-Rocket Flare! Kaso, before mamatay yung Razor dito, naunahan niya naman at least yung carry na si Crystallis. Ang ganda rin ng rotation din doon, ano, Skyrat Mage. Kumbaga, gusto niya saan lang gumo, no? Pero, at least, core sa core pa rin. Hindi na sayang. Unfortunately, dalawang beses din kasi natulak dito si Bloodseeker and pabor na pabor yun for the side of Brain. Nakuha nila nasayang yung ikot dito ni Skyrat. Kasi nakakuha ng trade yung Brain dun at the same time yung Raking nila nakakapag-farm na naman sa baba. Kasi kung iwanan mo lang naman yan, Raking tsaka Pangolier, not much of a threat naman si Pangolier dito para kay Raking eh. And ayan, yung mid naman nila which is si Sand King, doing well pa rin naman. Doon sa may jungle, sa dyang medyo mahihirapan lang talaga siya lumain dito. Kaya nandiyo jungle na rin siya kahit paano. Pero grabe, puro-pulit ah. Ito yung replay natin kanina pero dapat ang top yun.
Ito, yung slow, oh, slow mo. 7 minutes. Wapa. Hindi niya babalo. Pair-pair eh. Ayun, no? Kitang-kita. Sobrang halata naman kasi nun. Lalo na pag early, makikita mo talaga yung palo ng kalaban. Agad-agad. Yung lalo na yung mga high... Papa, lalo no, pas, swing, lalo swing na yung mga PC pa naman yan, high-end. Diyos ko, kitang-kita mo talaga yata maski ilong nung raking. Tumutuwa sa pag-replay yung ano natin, director natin sa Europe, no? Talaga, amazed na amazed siya dun sa... Si ako yung nagre-replay, oh. Sabi na Direk, siya daw yung nagre-replay, eh. Galing, si Direk ba? Si Direk ano ba? Si Boss Direk Eric ba yan? Pero ito, tignan mo. Paatos na. Diyos ko. 3 components sa win na lang. And yung stock, ayun, masarap. Huwag lang makikita ni Sun King. Kasi kung makikita mo ni Sun King, madali niya lang mauubos yan, eh. Kailangan nila yung visage. Pero yun, speaking of Sun King, sakto may dagger na siya dito. And ang unang gusto nilang patayin, which is si... Visage, dapat lang. Sobrang duga niya mamaya. Kinasan na yung epicenter, then pasok with a link in sabay Pharaoh Strike. Easy kill. Damay pa yata dalawang familiars, pero nabaon niya. Aray. Bago pa madami yung swashbuckle daw. Kumonekta sa dalawa, kaso mababuyan din dito is Clockwork. Nandun yung Rolling Thunder. Ginamitan na lang siya dito ng decrep, kaso lang nagulungan siya ng tak mga tropa. Pero that's a worth it smoke after taking down itong po. Nakapalit lang is yung Clockwork. Unang gamit ng epicenter, unang gamit ng dagger. Napakaganda nun na start for the side of brain. Nakakapag-create na, nakakapag-create sila ng space. Hindi, gusto ko, masarap. Ito yung masarap pag, pag pro player ko eh. Sure, pag yung carry mo talaga, farmer, alam mong may makukuha at makukuha ka talagang stack eh. Sino ba dadali dito? Possible reason si na with Sun, si Sun King din siguro. Yeah. O baka hatiin nila pero wait lang. Tulong-tulong na lang. Pero naku, napagtulungan Razor dito. Buti inap yung mga component niya para at least mabalik yung HP. Now, delikado pa yung Bane. Nandun yung Barrow Strike. Easy kill. Gustong gumawa ng entity but nandun yung the rest back up ng brain doon. So, na-turn na run pa nila. 10-6 tayo. Less than 1 key na lang. Yung kaninang Patrick na nakalamahan dito ng entity, bumabawi na yung side dito ng brain. Kung titignan nyo naman kasi yung death song, namamatay lang naman paulit-ulit sa baba kanina is yung Pugna. So, hindi naman ganun kalaki yung gold. Nakukuha ng entity. Pero ito, mukhang magkakakuha na ng Tori Mirror move for the side of brain. Baka kaso, mas mabilis mag-take dito yung baba eh. Andyan yung visage, yung mga alaga niya. Pero... may kabilisan din naman tong top. Ang daming alaga ni Ray King dyan. Ayun din. Nakakakuha pa na stock freely dito si Sun King. So, siguro mga 1 to 2 minutes. Depende kung may mapapatay pa siya. Makukuha niya na agad yung BOT. And pwede nila hanapin ang hanapin yung Visage. Kasi si Bloodseeker right now, di naman siya ganun ka-threat eh. I mean, kita mo naman yung last hit niya, yung last hit difference nila kanina ng Razor. Sobrang layo. And yun, in terms of the network, 1K. Yun lamang ni Razor kay Bloodseeker. So, ako nakakuha pa ng hist. So, hindi siya mag-BBOT muna. Mag-Yule Scepter na lang siya, which is okay lang din naman. Pero pause muna yung game natin. FPS drop, yung mga kalaho. Silence. Kuntay lang. And, mga tropa natin dyan. Walang, ano, shoutout kay Boss Hansman. Mga tropa natin sa YT, si ano naman dito, si Boss Edgar. Ayan, Legaspi, happy birthday sa inyo dyan habang nakapos yung ating laro, guys. Like and share nyo na yung ating stream, eh. Ayan, nag-reply si Mama, mag-reply na naman si Mama. Naku, Diyos ko, Mama, mamaya ka na tumawag. Mama ko tumatawag. Okay lang, sinabi ko naman na Mama, nandito tayo. Na ako sa TI. Mama, nasa TV na ako, say hi. Nasa TV na ako. Yeah, back naman to the ball game. Well, Armlet is up na for Reaping. Nabili niya ng mga tropa with 4 na Divine Reaper. Pero makakasalubong. Naku po, yung familiars. And look at the sleep. Plus the pins grip on point na on point. Pugna together with Sun King yung pwedeng mamatay. Pero nakapag-decrypt pa itong si Spartan. Kaya nga kita, lang, may isang right click pa. Abutin ng familiars. Naku, yung slow is there para do... Sino yun nakapatay? Si Visage, no? Si Visage, may huli siyang ano... Tawag dito, may huli siyang kamehameha. I mean, Hadouken na binato. Doon para wala. Kitang-kita kasi siya dahil sa passive ni Bloodseeker. Basta talaga mag-low health mo, wala ka ng takbo. Hindi ka na makakapag-jump whatsoever. Oh, pero yun. Easy. Rolling Thunder. Uy. Pero saan iikot itong si Toby? Wala siyang pang-TV, my friend. Hindi naman aware yung Razor. Siguro, and then, na-check yun for sure. Pero alam niya na. Kasi, for sure din kasi pag ganun, TP out kagad eh, pagkagulong mo. Oo.
Pero pag check niya siguro din ng item na yon, walang TP, alam niya na hindi siya aabot. Pero ito, Bin, yung barrel strike, kailangan mag-ingat. Blast is there. Decrep, medyo baliktad ng combo mga tropa, pero okay lang. Uy, hinook siya just to make sure, medyo overkill yun ha. Okay kaya yon, pero nandun yung barrel strike, rocket flare, gaganti naman. Sarap. Dito sa right side yung kuponan ng brain. Dalawang kills towards support dito ng entity. I think kill scepter na dito sa Sun King. I think okay lang naman yon, kasi possible na matagalan pa sila sa pag-pick up dun kay Bane pag hindi pa hinook shot eh. Diba? Tsaka nag-iingat kasi lumaban dun yung Sun King. Nakita mo hindi siya basta-basta pumapasok kasi wala silang vision eh. Excuse me. So, Bloodseeker. Itong tahimik na Bloodseeker, currently, huling-huli siya pagdating sa network. Siguro makakabawi na siya with the Maelstrom. Going for BKB, so meaning to say, all in na to, papalag at papalag once mabili niya na after mag-farm na mag-farm, syempre. Napahirapan din kasi siya sa top eh. Sobrang bully din ng Razor. Hindi kasi sila pwede yung mag-take ng aggression doon sa may taas unless kasama nila si Skyrat, di ba? Ang gagawin lang nila doon, react lang talaga sila sa gagawin ng Razor. Kung gugo yung Razor, patulog lang. Distansya lang. Pero hindi sila yung pwede yung pumatay. Kasi wala naman silang kill potential eh. And speaking of gugo, Sir Mike, ready to fight entity dito. Maghahanap ng gulo. Pauunahin yung mga familiars. Makapag-farm, pero naku, na-check sila dito mga tropa. Nung clockwork. So, Sandstorm lang. Pwede naman mag-blink out basta makaramdam ng panganib. Itong Sun King, out na siya agad. Ayaw niya na intayin pa na makarating yung kalaban. TP out na, and then just like that na avoid yung possible gank. Sana ilan yung nag-rotate sa kanila, halos apat din eh. Tapos wala silang medyo kahitano. Medyo nalalayo lang yung isa sa kanila kasi galing doon sa may triangle camp. Pero to, mukhang goods naman yung buhay dito ng Brain kahit na nasunod-sunod talaga yung baba. Kita mo naman yung network ni Raid King, ni Razor, ni Sun King, magkakadikit-dikit lang. And yung carry talaga ng entity yung nawawala sa landas eh. Nang hirap pa naman lumaban, kailangan niya agad mag-mala peaceless boy build dito. After ng Maelstrom, BKB agad. Kung gusto niya lumaban, kasi kung di siya mag-BKB, dami niyang lalamunin dito. Stun, static link, epicenter. Kailangan na din kasi nila malabanan yung Brim. Kuha naman na nila yung first component ng item nila. Nandun na yung Orchid ng isang Visage. Going for Aghanim Scepter na siya. Bumili na rin siya ng Shard. Aghanim Shard dito. Tapos kanina pa nila actually nai-invade tong jungle. Ha? Although hindi sila nakakuha ng Pico. Pero when it comes to resources naman, nananakawa nila ngayon yung side ng Brim. Ito naman, sobrang lalim na nang pinapasok nila. Grabe. Pero hindi siya naglagay ng ward, no? Ayun, may iba na nakita. Tulog. Meron lapatay pa rin. Is pampadelay, nightmare, yun na nga. Pero nandun pa rin yung epicenter, eto na. Uy. Yung Rolling Thunder plus the Familiars. Kaso, yung Cogs nakaharang, kailangan na umilag dyan. Pero TP out for Sparta. Naku, aalisan sila, Bloodseeker, kapalit nung Sand King. Tignan natin, 1-for-1. Wala naman ang mahahanap pa yung NPC And I think okay pa rin sa Brim yun. As long as sobrang nababog talaga nila yung carry ng kalaban. Unfortunately, medyo masikip lang talaga yung lugar kung saan nadatnan si Bloodseeker. Kaya hindi na rin nakatakbo dito si Sun King eh. Kita mo yung gulong doon. Pabor na pabor kay Pangolier. Pero ito naman na yung medyo na find. Paganda for entity. Na nakakuha pa sila ng additional kill. And mukhang another may susunod pa. One. And meron pa silang isusunod na cheat. Enjoy mga tropa. Pero nandito yung presence ng Raid King eh. So, and Razor. So kailangan nila mag-ingat. Nawasak man nilang support. Man advantage naman para sa kanila. Yes, naka-BKB ka. So physical damage. Yung paiiralin dito ng entity. List mo na rin yung Raid King. May second life siya. May magbabayback ba para sa kanya? Mukhang wala. Bahala ka na dyan. Nandun na yung blood right. Lahat na ng stupid. Tawin ka dati. Rolling Thunder, kala ko mabubuhay pa eh. Pero ito, kailangan nila mas low. Sand King will fall again. Kakabuhay lang yan. Pero hindi makukuha yung rating doon. And doon naman na, good Sir Mike. Yung kanan ng nagtuloy-tuloy, non-stop yung kills. Nakuha nila. Wala rin nakakagalaw kasi kay Visage eh. Nahihirapan sila lumapit dahil sa pambubose din ang ginagawa ng Pangolier. Kaya for Pangolier, okay lang na mamatay siya as long as maganda yun, nagiging trade dito for them. Tsaka kung titignan mo, nag-BKB sa Razor that time, parang wala na kasi rin i-BKB dun si Tropa, maliban sa sleep ni Bane eh. Kailangan magical nilang damage kay Skyrim lang eh. Stun, diba? Pero ito huli. Nandun yung Bloodrite, hala! Nabigyan Grabe pa mga Tropa. Napaganda dahil sa decrypt na binigay. Hindi nara-right click ng Tori si
Si Visage eh, medyo tanky na din and thank you dun sa deep grip na nangyari. And dito yung first pins grip, Sir Mike, na kung saan nagtuloy-tuloy. Look at this, wala pa yung Sun King dito eh. 4 seconds pa siya pabuhay. And look at this, Razor, pop ng BKB. Bakit? Eh di right click, walang problema. Pamilya. Yung alaga. Diba, pangulir. Lumaban, Sen. Lumaban, and dito Rick King. Dito na nabuhay yung Sun King. Pumasok wala ka. Wala rin eh. Alam na stun! Bing lang! Wala rin kasi siyang epicenter, man. So, ito, epicenter, speaking, pero nightmare save. Uy! Ang bilis naman agad, mga tropa. Nandun yung Cogs, pero hindi mamatay-matay itong Visage. Naku, problematic na problematic para sa dito ng Brim. And all of that spells na kinumit, wala ni isang support. And yung Visage na target, talagang buhay ang itinakda. Rocket player, muntik pang mamatay dito yung Bane, pero buhay talaga sila, Sir Mike. Yung Sleep, ano, tsaka yung ring? Yung ring, anong ang tawag dito? Essence ring, di ba? Essence ring, tsaka yung tulog, tsaka mga alaga niya rin mismo. Ginagamit niya pang stunt, ang dali talaga sa kalaban. Kaya hindi siya mamatay basta-basta. Oo. Ayun, yung nightmare talaga yung pinakauna, kaya nakagalaw dito ng maayos si Visage. Naku, pag nagka-agonyms to, magugulat ka, may lalabas sa guild mo. Ito na, may atos na pala. Na yan, 6-8. Na lang yung ulang agonyms na siya. And another one for Stormer, hindi mapigil ang unstoppable streak. Para dito sa may halong buenos na rin talaga eh. Samahan mo pa ng backup ng teammate niya. Talagang goods na goods, perfect. Ganda pala ng talent na to. Plus 1.5 armor corruption. Diyos ko. Parang may Blightstone in a way. Pero ito yung Sun King. Kailangan niya magka-BKB kung gusto niya gumalaw ng maayos. Kasi kung hindi, dami lang bubosit sa kanya eh. Sleep. Control talaga. Silence. Dapat hindi na, well, for me ah. Parang hindi worth yata mag-yuls. Parang okay yata kung nag-BOT, BKB na lang agad siya. Rekta-rekta, ano? Kasi parang masasetupan pa siya pag nag-yuls siya eh. Ano ba madidispel ng yuls niya rito kung titingnan mo? Yung silence lang. Eh kung nag-BKB siya, parang mas okay eh. Tingin mo. Ano? Ako naman, tingin ko is, i-prolong lang nila yung game, iwasan nila muna lumaban. Kasi yung lineup talaga ng NTT dito, built for teamfight eh. Maano to eh, may expert kasi yung ganitong klaseng ano, lineup. Basta umabot na 30-minute mark, doon na malakas eh. Paano nila lalabanan mamaya dyan yung Rit King? Paano nila mamaya lalabanan dyan yung Razor? Siguro. So, yung game, firm lang muna. Doon na sila, ano, doon na sila malakas sa ganung time na yun. Oh, hindi, siguro pag dumating na sa ganung time, doon na sila sa kay Bloodseeker talaga. Na dapat, pangbota na talaga yung hero ng Bloodseeker na to, pero kailangan, naka-item na talaga siya. Tsaka, ito yung tinignan mo kasi, na even the 2 times in a row, natalo na rito yung Brim sa may teamfight. Kung tinignan mo yung network, hindi nakakalayo eh. Diba? Magkakadikit pa rin, no? Kumbaga, number 2, number 3 pa yung ano, yung mga core heroes dito ng Brim. Yung hero din kasi ng Brim, mga farmer talaga eh. Nakakapag-farm din kasi talaga sila na maayos. Raking, pero Minion, hold that thought, Sir Mike. Dahil naka-smoke, blink in with the rolling pop. Samahan mo pa ng Mystic Flare just like that. Pugna, deleted sa existence, mga bot. Easy kill yun. Pwede nilang i-take actually in tier 2 maybe. Familiars, patank nila. Wala namang backdoor protection mga Tauri na tier 1 eh. So why not? Ito na nga binasag na. Ayan, may BKB. BKB nga talaga yung ginawa niyang build. Para makasama talaga siya sa teamfight. Kasi kung sabihin natin, ano ba mga gantong item, ba Manta or SMA, wala siyang walang gagawin yung item na yung dito eh. Atos, mga dagger din. Oo, gusto ko yung gagawin ng Skyret ha, dagger. Para hindi talaga siya makita ng Brim agad-agad. I mean, kung makita siya, makakapag-react pa siya. Oo, positioning din. Ano pa kaya gagawin dito? Pag may medallion pa kaya itong Visage? O hindi na? Kasi kung may medallion siya, okay lang din. Para sa Bloodseeker mamaya. Pero kung di naman na, siguro BKB na rin agad. Para hindi siya basta-basta, kung ma-stun man siya, hindi agad siya possible na ma-burst. Kasi makaka-BKB siya halfway. Dito kailangan gumulat ah ng Brim. Kakatas lang mag-smoke ng entity. Nakakita sila ng Pugna. Blink is available na for Rit King. So I'm expecting kasi sila mag-smoke dito sa kali. Pero the Familiars doon, makakaskap sila ng Rit King. Tignan natin kung unahan nila where sila may Blink to. Pero nakaramdam. Oh, kaya na-silence pa siya.
Hindi niya binlinko, may pagkakataon siya doon pero gusto pala niya lumaban. No. Feedback lang, nandun yung Mystic Flare, but look at that epicenter, delikado ngayon yung Visage, not like this. Buhay pa rin eh, since ring tumayo lang, tumambay lang mga tropa, pero mga support una yung mamamatay. Ito na yung Plasma Field, yung Scepter, pampadelay, pero Visage, ayun, sa wakas mapapatay din nila, pero makakatatulad. Sigur dito mga pag-blink. Uy, nabaliw! Yung Sand King, and then the sidestepping move, patay ang Pangolier dyan, andun yung Blood Rite, pero wala silang makuha pang trade, and apat mamamatay, kapalit lang dito nung Clockwork na perfect ng brand new team fight na yun. Na-bait din sila doon. Tsaka kahit sabihin mo medyo nagtagal yung buhay ni Visage dito with the stone form, bali wala pa rin eh. Kasi wala na yung mga alaga niya, so wala na pinanggagalingan na damage dito yung side ng entity. And yung Bloodseeker, nakita mo nabaliw. Ang bilis niya maglakad oh, kaso. Talaga. Oh, nabaliw eh. Pag ganun, tas sa 3 line, masikip, hindi mo makontrol eh yung character mo. Look at this. Nakapag-blink out yung Sun King. Ang ganda ng ganda epicenter. Nandun yung Mystic Flare. Nakapag-brainsap kasi yung ano eh, yung what do you call this? Ito, si Fishman. Yung Bane, tapos nakapag-pins grip, ayun, dun siya mamamatay sa blast, and then plasma field, look at ano, this. Dito na eh, yung Visage din mo na, ayun, sa... Bilis lang din namatay kasi nung alaga niya, tapos ito, yun, kahit pala. Ayun, nabaliw siya, napag-blink out eh. Blink out? Hindi niya nakahabol, basta-basta. Well, item lang niya naman kasi, Maelstrom, pero may namatay yata. Off-cam, habang nakatingin tayo sa replay, yep. O wala naman. Ah, wala naman. Ano lang pala yung clip, after nun, na-secure ng brain yung Uy, Ace of the Immortal Kambawe, hindi nagkasundo sa bitawan ng Spell Barrow Strike, pero Rolling Saba. Thunder, patay. Wala siyang kawala. For sure, mamamatay at mamamatay talaga. Bane Elemental together, Sand King, mga boss. Uy! Diyos me yun, na Mystic Flare dun yung ano, Clockwork. Sumabog. Gandang pick-off, kahit sabihin natin may Aegis, ano? Handa din yung entity, may pagsabayan. Malayo din kasi yung Razor dun, tsaka may vision din kasi yung side ng entity dun eh. Kaya naka-teamfight din sila ng maayos. Bilis na matay ng Sun King. Kahit nasustain pa siya kahit paano ni Pogue na. Wala pa rin. May burst pa rin talaga to. Nadadala na naman sa bugso ng damdamin dito yung Brim eh. Dapat i-chill lang nila to. After taking Roshan ay Aegis, nagkalat-kalat, nagwatak-watak sila. Hindi dapat mangyari yun. Kasi yung nangyaring teamfight na panalo nila sa top lane, that's NTT na naging aggressive. Nagpa-firm lang talaga dun yung Brim. Sa dyan na panalo nila, na perfect nila yung teamfight, napit na sila ng apat. Pero dapat talaga, hindi pa ito yung time na labanan nila ng labanan tong NTT. Eagles pa sila dito, na 35 minutes na dun pa. Pero nadadala kasi nila eh, nadadala nila sa galawan. Kita mo naman kanina kung paano nila binate dito yung entity. And nakalaban sila ng maayos. No? Kailangan lang talaga ng maayos na setup ng epicenter na kasama yung Visage eh. Ayun talaga yung pinaka pampanalo na once na makita mo yun, ma-burst down agad dito ng brain yung Visage. Sobrang laki na nawawala dito ng entity yun, na damage. Pagkakalingan ng damage nila. I mean, nandiyan si Bloodseeker pero... Di ba kasi nakakatakot talaga si Bloodseeker eh. Uy, ang layo dito ng entity. Actually, pwede nila mabasa yung tier 3 tower sa taas. Kung hindi magre-react dito entity, mabilis lang yan. Ito na yung TP. Meron silang fortification. Narinig ka. Oo, na nga. Apakalahatiin nila yan. Pero buti, makakapag-out naman dito yung entity. Hindi nila pwedeng bigay ito ng basta-basta na lang. Kailangan kasi approach ng ano. Dalawa pa kasi buhay nila dito eh, no? Parang Aegis and Termination. Tama ba ako na nakita? Mag-helm of Domi yung Skyrat. Kukuha din siya ng mga choplets na pwede makontrol. Okay lang din. Lahat, magaganda naman kasi na yung lahat ng neutral creeps ngayon eh. And sa mga nagtatanong guys ha, crucial tong laban na to, regulation to. Kung sinong matatalo, malalaglag sa lower division guys. Kaya ganun ka-importante to para para makapag-stay ka. Nakita ko na kanina to. And naispata na naman dito yung Pog na just the familiars. Your face sound familiar mga tropa, huli siya dyan, and now madadamay pa yung Clockwork, isa-isang nag-uudin, tapos yung Brim dito, Sun King madadali without popping his epicenter, damay mo na yung Clockwork, napabuyback na siya agad-agad, Ricking nakuha na yung kanyang first life, BKB will be used for Razor, but that's only Visage to fall, tatlong first na sabi na dun, okay na okay talaga, okay kayo para dito side ng entity. Dalawang buyback pa na force nila dito sa may side ng Brim. And for Brim, mukhang wala silang mapapala sa buyback na ginawa nila kasi for entity, magpupulasan na to. Hindi naman magsasama-sama to at maghanap siguro ng kill hanggat wala yung Visage nila eh. Good na pagkakadistribute nila ng skills. Rapture kay Sun King, control dito kay Raking, yung sabunot, yung pinch grip ni Bane.
Tapos yung Visage nakapag 1-on-1 sa Razor, medyo mahirap nga lang. Pero still, okay pa rin yung nangyari sa kanila. First buyback, nakakuha ng kills and yep. Siguro, depend muna ulit ng top. Andun na yung blame eh. Depend the land, no? Kasi talagang po sila muna dito eh. They have still ages to work with eh. Kaya kailangan talaga nilang kunin tong tier 3. Meron ng reincarnation dito yung Warrior King, mga tropa. Pagpasok tayo, kaya mang gulo nandun. Yung Razor para ipindot yung kanyang static link, pero he has that that Mystic Snake Rapture binitaw, hindi ka pwedeng tumakbo. Where do you think you're going? Rumabang ka na lang. Epicenter kinumit, trying to kill, at least being successful. Hookshot, tatama din yan. Nandun yung mga 4 step para maka-skip siya, pero push ba yung isang late set of barracks? No, Razor gusto niyang zone out, pero nakuha dito Red King, pero that's only his first life. Double kill na for 11. Nandun yung Nightmare, nagkagulo na dito mga tropa Rado Patos. Kushbokel, delikado na, mukhang kailangan na lang iwan yung Razor. Hindi sila nabasag yun, medyo umasim sila ng konti, pero all in all, nakapagsabayan yung Brain naman that time. Huwag na daw, uy! Grabe yung Vayne! Grabe yung Vayne, yung stun, pero yung Vayne, saglit lang, Mystic Snake, yun na nga, entity. That should be a back na talaga for Brain, but suddenly, nagalit sa creeps inatas, pero nga napakaganda teamfight dito sa may side ng entity. Grabe yung Vayne dun, yung buyback niya, dami niyang nagawa. Diyos ko, yung sleep, yung mga setup dito para makuha yung huli pa kay Reed King, talaga yun yung pinakamagandang nagawa niya dito. Tsaka worth it yung ginawa ni Bloodseeker. Medyo nagtaka na ako kay Bloodseeker, napawala na yung duration ng BKB niya, pero hindi siya basta-basta, hindi siya umalis agad. Ay no, pawala na yung duration ng BKB niya dito eh, pero nag-overstay pa rin siya. Yun pala, parang inalay niya na talaga yung buhay niya rito kay Razor para makuha din ng mga kakampi niya, kasi may enough damage naman sila eh. Andiyan naman yung Visage. Tingnan mo, tatlong hero nasa likod ng Razor. Kung binasag na nilang tatlo, control kasi ni Vayne eh. Yung rocks, pwede na lang kunin eh. Tapos tingnan mo, naiwan dito yung Pugna. Bumalik pa sila, na-pinscript siya dito sandali lang eh. Na-barrow strike naman siya ng Sand King. Ito na. Pero control pa rin kasi yun eh. Yun yung maganda yun nga. Tapos Mystic Snake, yup. And mahirap lang din kasi doon pag nag-focus sila sa barracks, yung range lang yung makukuha nila. Parang siguro nasa isip nila, dahil nga nandun si Pugna, kaya nila i-sustain o iligtas pa rito si Razor. But unfortunately, napatulog din kasi talaga ni... Uy, taka na yan. That should be an objective na. Ayaw ko bakit inayaan pa nila na ganun yung mangyari, no? Sinubukan siguro talaga nila iligtas si Razor, kasi andun nga si Pugna sa may likod. But unfortunately, napatulog kasi ni Vayne si Pugna, kaya hindi niya na nasustain dito si Razor. Na burst down agad din ng entity. Kinain niya rin yung Mystic Player eh. So 30-18 guys, Rolling Thunder kinumit. Pugna, same position, parang kanina lang, recent na death niya dito din mismo. Pero nandun yung 4 stack, Rolling Thunder, ma-avoid niya, may tinamaan, that's clockwork. Pero Plasma Field out na daw, ayaw samahan yung angle niya. Pre, malalim na yan, nagpa-farm kami dito, bahala ka, laruin natin kung saan tayo. Merong vision, look at this Harpy, no? Dagdag mo na rin tong Harpy na to. Nakakapit mo siya, grabe yung vision ng Harpy. Oo, umaga pa naman. Ina-abuse yung Harpy para sa vision, grabe. Umaga pa naman, gamit na gamit. Diba? Yung vision na meron sila. Diyos ko po. Talagang ano eh, dahil pa si Aling Flor, si ano eh, si Aling Flor at saka si Marites. Diba siya na yan? Ayun, si Marites. Oo, sa pagka-CCTV ito ng Harpy. Naku, may double damage, Jay. Naku. Sarap. Diyan na. Diyan na talaga ang kalbaryo dito. Without Pug na, man advantage, 5v4 yung situation. 15 seconds pa siya bago mabuhay. Roshan, matagal pa, pero look at that. Ang bilis mag-push, Sir Mike. Oh, pambira, wala ganim scepter pa yan, ha? Tingnan natin. Ayos din yung ginawa dito ni Toby. Binibigyan niya na link and spear si Visage, kasi alam niya na mapapatay lang naman dito ng Brim si Visage pag na-stun eh. Pero ang condition na i-stun, mahihirapan sila patayin to. Grabe, yung finish ng off. Okay, pwede ko resummon yan. Available na ulit-ulit. Oo, pwede niya ang ibaon lang muna. Pero masusunog ba ng apoy? Hindi. Hindi. Pera na din sana yan. Ewan ko, dapat talaga chumichill sila dito. Brim eh, yung pagkakataon nila, palagay ko, namintis nila yung chance sa top lane. Kung matatalo dito yung Brim, actually, Sir, may feeling ko yung mistake nila dun sa taas.
na masyado rin kasi sila nag-push na dun eh. Parang wala na kasi, kahit takbuhan nila, mauhuli pa rin sila ng entity. Kaya no choice na, na lumaban na sila kasi nabigay na rin naman na ng entity yung mga skills nila nung una eh. So now, ano, may isa ko nakalimutan sabihin eh. Ano yan? Ay, nakalimutan ko na eh. Hindi ko na maalala talaga. Natuluyan na. Natuluyan na. Nakalimutan dito. Ni Sir Mike, pero Rolling Thunder, Tangga, yung Lincolns, Mystic Snake, Atos. Natulak nga lang, pero may BKB ka ba? No problem. Bigyan kita ng more problem, sabi dito ng Visage. Ayun. With the family dalawa. Kakabili pa naman sana niya ng Assault Keras, pero tila ng lambot siya doon. Matagal pa ro siya, 19 seconds ba? Bago mag-respawn, pero I think that's enough. 1 minute dead dito yung Razor. And I guess yung window of opportunity for entity, sasamantalahin nila yung pagkakataon, sir. Ah, 57 seconds pagkaboy ng Roshan. Oh, 50 seconds pa. And ang maganda rito for entity, nakapag-secure na agad sila ng spot, kaso may pug na nagtatago. Naku, maganda to. Ay, ano ba, ay yui. Gulong, silence. Nagpanggap siyang mushroom, oh. Naku, pag nakuha niya to, next level play to, wag na maglalapag ng sentry. Kasi pag naglapag ng sentry, kawawa siya. Pambira. Oh, next eto level na. Play. Eto na yung mission. Next level play, nakita. No, gem. I do have a gem of true sight. Nice try. Tutukan mo yung mukha ng criminal na gustong gumawa ng crimen na hindi ma-detect mga tropa. No, meron kami detection. Mapipitas nga lang yung Bane. Kaso nga lang, Mystic Flare, hindi ko po nakapag-force tap. Pero nandun yung slow, nandun na rin yung Orchid of Malevolence. Nang sa ganun, hindi na makapag-move. Small cup and look. Grabe. At that ring. Disaster. Ang lambot mo yun. Oh my Bakit god. Bakit nyo pinilit si Bane Elemental? Kala siguro nila hindi makakahabol basta-basta yung entity doon. Kaya sinubukan nilang pick up lang si Bane. Pero yun. Iyak ang mga moment. Naka-haste pa naman si Stormer that time. Yun o. Aegis. Sarap. Sharp. Ay no, may haste siya eh. Itong inaungaw siya. Exacto eh, may gem eh. Ayun o, game of true sight. Next level play pa naman sana ito kung walang gem. Talaga, and ito, ang galing talaga ng direct natin, Boss Eric Mali. Ayun no, Boss Direct, another one, isa pa. Oh, isa pa. Isa pa, last. Ang galing talaga. Isang palakpakan para kay Direct, para sa replay na yun. Grabe, Boss Eric. Ang utak ng Genius Hunter, gravity. Bonus ito, armor, uy. Ano yun? Ano niya? Ah, ito pa ulit to. Nabitin. Isa pa. Nabitin eh. Nabitin pa. Iba. Ito naman yung before up. Ano daw. This is the moment where he knew. This is the moment. He F-up. Ano, gamit na gamit. Kahit mabagal yung movement speed. Buti nga mabagal movement speed natin. Kasi kung mabilis, ang bilis makakapag-scout niyan. Sir Mike, hey. Mag-approach na sila ng high ground. Mystic Flare BKB. Nasa na? Washbuckle, ayun, mapipindot. Kaso nga lang, isang kalabit na lang siya dito. Swing in a miss, hindi. Crystallis with a home run para dun sa Razor. 80 seconds dead. Walang buyback. Nice, patan pa yung Sun King. Guys, I have sucked in. Where are you? Nagtipi na sila sa Tier 1 Tower sa bottom lane para bigyan yung Sun King na wala ding buyback. 1-2 position, tanggal sa equation. Oh my genius. Ano na nangyari dito sa Brim after mag-approach ng high ground dun sa taas, nagdire-diretso na yung kalbaryo, Sir Mike. Fishman, catching some fish dito sa may iba pa. And 90 seconds wala dito yung Sun King. Tingnan natin kung gaano kadami yung magagawa ng entity with this time. Ako, almost 2 minutes din yan. Bilis lang. Grabe talaga yung mga laga ni Visage. Sobrang sakit mo. Ang sakit talaga. Plus 1 familiar, ang doga nito. Ano gagawin nila? Kahit yung 30 seconds lang, enough na yan para mag-mega creeps. Pero may tier 2 tower pa pala. Sa top lane, which is pwede na nilang pero okay na to. Oh, guys, walang nagbabuyback. Meaning to say, walang buyback. Oh, ito na nga. Grabe naman yung win rate. Nasusunog oh. Oo, talagang squash barrel out na muna dahil nandun yung fortification. Trans, napareak sila. Rats, Dota. Pero Iron Tame, kaya kakayanin ng Red King niya yung mga skipped toads na lang niya yung iiwan. Pure 4 Tower, unang bibitaw para dito. Kailangan nilang defensa. They don't have MK epicenter. Hindi damira kaya hook shot pa kung kita. Ito tulak ng cost. Kita-kita yung gusto gawin dito. Next o'clock. Uy, sleep! Ano na dapat na sleep? The save once again for Bane. Wala siya mga base group.
nagapit niya kanina sa Sand King, pero makukuha nila yung Clockwork now, papalagan 1v1 2v. Out lang muna, pero Mystic Flare, nandun yung 4 stop, but the Rapture, a full stop, plus yung Floodlight, yun ay magkukonfirm ng kill, if Razor is in trouble as well. GG is called Matropa, the troll will explode, di na kailangan pa antayin, and game number 1, makakapiso dito yung NTT sa game natin. Yun, ano yun, ay pagsaba, para sa akin, ay pagsabayan talaga kasi dito, Sir Mike, yung ano, yung brain. Kaya naman nila, nakita mo naman na dinadala nila sa utak ng laro kung paano nila lalabanan dito yung entity. Kaso for entity talaga, sobrang may pang-counter din sila eh. Pinaka napansin ko medyo na-abuse dito is yung sleep stone form ni Visage. Nakita mo naman yung last teamfight na buhay pa siya dun. Na wala silang pang-counter dun sa may ginagawa ng Bane. Tsaka yung for me, ang MVP talaga dito si Bane. Sobrang dami niyang ginagawa sa game natin. Sobrang dami niya nakakatch, dami niya nag... Hindi ko nga nakita yung bukog na eh, na nagsusustain ng hero. Kung ano kaya sila baka game 2, kailangan nila siguro. Hindi naman na mask ban yung Bane, ano eh, yung Visage, parang ban na lang siguro nila yung Bane. Cheese pick yung ano eh, yung Visage, Visage. Eh, yung nag... Yung pasok eh. Yung sa kanila dun yung Bane, no? Pasok na pasok Bane. Eh, kailangan nila ng hero na range. Para against kay Sand King, kailangan nila ng Tower Siege para may pusher sila kasi yung lineup nila walang pusher eh. Kailangan nila ng hero na makakapag-deal talaga ng masakit na damage sa kalaban. Lahat yun ang sagot ni Bane eh. Hindi ko napansin, I mean nakalimutan ko kung naban si Lina, pero ganoon din si Lina eh. Pero syempre, kung pakunatan lang, kay Visage pa rin ako. Tsaka kung titignan mo naman yung item niya, utility, I mean for the team din eh. Naka-butsa Red King dun, di ba? Dalawang beses. Dalawang beses siyang pinatay. Ginungo talaga siya naman eh. Oo, wala nagawa si Rage King doon. Sinusunog siya ng mga familiar. Lalo na nung nakuha ni Visage yung level 25 niya na talent, yung plus 1. Sobrang lalong sumakit nung Bane. Ay, nung Visage. Paulit-ulit. Paibay-bay pangalan ha. Pero na, mga sir. Yung Boots of Bearing din. Sobrang low-key. Yep. Na full charge ulit. I mean, dinubusan ng charge. Kailangan pag-isipan ng maigi ng brain yung game number 2 dahil malalaglag lang naman sila sa lower division if ever matalo sila, kailangan nilang i-extend yung game number 3. Pero syempre bago natin tunguyan kung matatapos ba to ng entity sa game 2, Sir Mike, pusuan mo na, magbibet ata tayo. Ikaw ba, tingin mo? Ikaw muna. I'll go for entities. Entity. Ikaw? Parehas tayo, entity rin sasabihin ko. Kala ko bibrain ko eh. Diba? Para ma-game 3 pa rin. Game 3? Malay mo naman, diba? Kasi crucial nga ito, katulad na nabanggit mo eh, diba? Siyempre, for Brim, ipipilit namin to. Pero kung ako talaga sa kanila, ban na nila yung Bane eh. Okay naman, maganda naman yung leaning stage nila. Kitang-kita niya naman, magkakadikit lagi yung tatlong core nila sa top network ah. Napahirapan nga na sobra yung Bloodseeker eh. Pero maganda rin pagkakakreate nila na space kay Bloodseeker. At the same time, sobrang nag-step up din talaga yung speak na Visage. Diba? Yeah. Sobrang parang ang way lang for the side of Brim na mapatay si Visage is mahuli siya ni Sand King eh. Nauunahan na lagi si Sand King. Ganyan, nauhuli siya ng Rapture, nauhuli siya ng Bane, naatos siya, wala na. Wala na silang paraan para mahuli si Visage. Eh nung time pa, medyo nahihirapan na sila kahit mahuli nila si Visage kasi may sleep, tapos stone form, takbo palayo, reposition lang, tapos balik sa teamfight. And sa mga tropa nating betlords dyan, PNX bet, use our promo code LuponWXC guys upon registration. And syempre, hashtag bet responsibly. Message lang kayo if interested kayo guys, may sasagot sa inyo dyan sa ating page. It's a Kuya Nick. Balik tayo sa game number 2, more Dota action to come. Always support local casting, magbabalik kami. Promise that the dagger out. Sir Mike, bago to. Peace. Ashish. Valor. Just visit PNX Bet. It's a legit betting site. Pwede kang mag-bet.